par sa We Play Esports Anime Major at kasama ko walang iba kundi si AJ. Hello sa inyo lahat. Oo, magandang gabi at huwag nyo kalimutan i-share yung ating live stream, guys. At saka sa mga gustong umabol sa pagbebet, alam nyo na, PNXBet, gamitan ang aming code Lupon WXC. At kung meron kayong mga katanungan kung paano mag-deposit and mag-bet, PM lang kayo sa Queen. Yes, at nandito na tayo sa group stage between Team Liquid and Biscuits. Sa mga di pa nakapag-share, please do share our live stream. At meron po tayong isang bakbakan na nagaganap din sa kabilang live stream, ang TNC. So, sa mga nag-aabang dyan, guys, dalawa po yung live stream natin. At tayo po ay nasa group stage na rin po. At 8 teams po ang maglalaban-laban. Best of 2 po ang ating series for today. At yung top 2 teams, mag-a-advance sa upper bracket playoffs. At yung 3rd to 6th place naman is mag-a-advance para sa lower bracket playoffs natin. At yung matitirang teams is may eliminate. At yung ating playoffs is gaganapin sa June 9 hanggang 13. Yes, tama ka dyan. Pero, Shola, with this series, kanino ka ba dito? Kahit wala pang draft. Para sa akin, Team Liquid ako eh. Kasi nakita natin na yung kanilang last match sa Liquid, sa OG, na 2-0 nila, di ba? And surprisingly, yung kanilang mga galawan, hindi din talaga na ma-expect. Parang may mga cheese picks sila palagi. Yung pag-dominate nila lagi ng lanes, talagang Team Liquid 2-0 malinis. At nga pala guys, ito po ay meron tayong total prize pool na $500,000 USD. At may total DPC points na 2,700 DPC points. So, syempre, ang mananalo dito, 500, second place, 450, 300, third place, 400, 350, dahil malapit na po ang TI. Tama ka dyan, Maring Shola. So, well, tingnan natin right now kung ano ang mangyayari dahil Biscuits kasi parang hindi mo din siya ma-underestimate, Shola. Eh. Yes. Katulad na last major Thunder Predator, galing sa SA, pero look at their performance. So, hindi din natin masasabi kasi nakakabulag talaga yung South American team. So, well, at saka yung Beast Coast din kasi marami na lang experience yung mga players na to. TI players na din to eh. And, underdogs na lang. Yes, ayun nga lang. Parang ano na rin eh. Diba? At least, malay mo, maka-assist sila dito sa Team Liquid. Pero tingnan natin ang kanilang lineup. Ang Team Liquid nag-pick na ng Oracle. Since day one, kanilang Mi paborito. Kasama na rin ng Templar Assassin. While Biscuits naman, yung Leshrac at Earth Spirit. So, tingin ko, nag-pick din sila ng Earth Spirit dito para kung sakaling mid Leshrac, pwedeng mag-rotate anytime dito itong Earth Spirit. Kaya nila na mapalugi pa rin dito yung isang Templar Assassin. And maganda yung Earth Spirit para kay Oracle. May kayang mag-jump in sa backline para may ma-silence at hindi makapamboset sa teamfight lalo na kapag nag-run siya ng Pulse Promise. Yes, tama ka dyan. So, tingnan natin na. Biscuits dito, Leshrac kagad yung kanilang kinuha. I do think na Leshrac naman is a pretty good hero, especially sa middle lane. The more na mataas yung kanyang level, the more na marami siyang impact sa game. And for Team Liquid naman, napapansin ko din dito sa meta natin ngayon, sobrang pinag-aagawan yung Templar Assassin. Oo, dahil ano din eh, yung parang naging okay na yun yung kanyang Aghanim Scepter. Pero usually, di naman din agad. Pwede mong buuin yung Aghanim Scepter kapag sobrang skill niya nung yung team nyo. Pero more or less, maganda pa rin siya. Lalo na sobrang dami nag-split push. So anytime pwede siya mag-TP agad. Parang dati kasi, di ba, parang dati, nauso din yung Templar Assassin. Pero nawala, then bumabalik na naman. Yun yung importante dito. And banang Team Liquid is Nyx Assassin, Timbersaw, Mars, Rating at Viper. So halos lahat dito offlaner and yung mga pangkay talaga para sa isang Templar. Inalisan nila yung Bosset eh. Kasi Viper,
sobrang daling gamitin and pwede siyang mag-connect agad. Earth Spirit and Viper combo, talagang kaya nila bugbugin dito yung isang Templar Assassin. While pick naman din ng Liquid is Lina. Which is probably position 4 na yan. And for Biscos man, so far, tingin ko yung first two picks nila effective up against Templar Assassin kasi alam mo na, pwede mag-rotate lang yung isang Earth Spirit. But in my opinion kasi right now, hindi meta yung mga ganitong hero eh, yung mga nagro-rotate kasi malaga ngayon yung laning phase eh, yung Earth Spirit hindi kasi siya masyadong effective kapag laning yung pag-uusapan unless may kasama siyang siguro Darkseer, mga heroes na yun. So, pero Darkseer on this game not really good since merong Oracle yung Team Liquid. Alam mo na yung kahihinat na ng Darkseer. But Beast Coast, to, well, let's see kung ano yung kanilang magiging pick. Probably position 5 since wala eh, kitang-kita na natin yung heroes ng Liquid so far. Yes, ito na nga sinasabi natin. Position 5, Snapfire. So more on team fight oriented din dito itong Beast Coast and sobrang lakas nila sa early game. Pero bago ang lahat guys, sa mga naghahanap po ng laban ng TNC versus EG na sa kabilang live stream po siya. Dalawa po yung live natin for today at i-check nyo lang po ang Kuya Nick na Facebook page. I-refresh nyo lang po yung kanilang yung aming profile para makita nyo po yung live ng TNC sa mga naghahanap po dyan. So, kalma lang tayo at i-share nyo rin po sa mga sumusuporta sa Team Liquid and Beast Coast. Yan, i-balance nyo. Kung kaya nyo panoorin sabay, panoorin nyo. Magaganan nga lang yung mata nyo, no? Isang mata ang pagpapanoodin nyo dyan. Pero Team Liquid, Magnus ang pick nila dito. So, Magnus offlane or... Offlane. Pwede din naman carry kung gusto nilang gawin. Pero possible din na maging offlane etong si Magnus. Marami pa kasing pwedeng i-pick out na carry yung Team Liquid Shola. And for Beast Coast naman, ganun pa rin. Maganda pa rin naman yung hero nila. Pero so, right now, I think pwede na silang pumili ng position 1 since yun nga may possible offlane na dito yung Team Liquid. Position 1 up against... Magnus. Tingin ko pwede silang mag-Spectre. Maganda spec dito sa Leshrac and sa hero dito ng Biscos kasi kung tutusin natin, yes, may maghahati sila, may dalawang magpa-farm, pero kasi Templar Assassin dito, kapag lumamang agad siya sa gitna, siya yung mag-e-extend and pwede siyang mag-farm dun sa may campsite na kalaban. Diba? And Beast Coast, pick nila ang Paces Void, so magandang synergy kasama dito ni Snapfire. So, easy combo ang pwede nila mabigay. Mabilis na mga pag-push, may Leshrac sila dito. And kahit anong yaman ng Templar Assassin, isang Chrono Spear lang din yan eh. Kapag may Snapper. So, ang ano naman dito, nag-pick sila ng Pieces Void kahit na merong Oracle. Oo. Well, yun nga, Shola. Oracle. Pero, nandiyan naman yung Earth Spirit. Meron namang Earth Spirit na pwedeng gumo sa backlines para i-annoy or ibugawin yung isang Oracle kasi yun nga within the team fight merong Chronosphere kung sino man yung nahuli ng isang Faceless Void nandiyan si Oracle to save the day. But then again, it's gonna be the job of this Earth Spirit na pumunta sa backlines, guluhin yung mga supports para whenever na mag Chronosphere yung isang Faceless Void, automatically mamamatay with the Mortimer's Kisses, especially si Templar. So, magandang sagot itong Faceless Void at saka Snapfire para sa TA later on. So, Team Liquid, kaya ang kanilang magiging carry? Pero siguro talaga dapat maging alerto dito itong sa Earth Spirit kasi kailangan niya talaga na matalunan yung Oracle sa may backline kasi kung sakali, mawa-waste lang talaga yung Mortimer Kisses and Chronosphere para kay Oracle. Kasi i-Fates Edict lang ni ano yun eh. Kahit hindi bigyan ng... Kung wala siyang False Promise, may alternative. Pwedeng i-Fates Edict lang ng Oracle. Yung hero na sino Minomortimer Kisses. Wala talagang damage yun. So, yun naman yung maganda kumpara sa Oracle dito na pick.
Pero Viscous, binan nila dito itong Ember Spirit, isa sa and Juggernaut, isa sa mga magbe-benefit talaga sa empower na isang Magnus. And kita mo ah, yung Broodmother dito, third to the last ban. Di ba? Usually, first pick pa lang, kinukuha na yan eh. Pero dito sa ating group stage, mas priority nila makuha yung mga supports. Insane na kasi ito eh. Oo, siguro ano na yan eh, parang comfort hero. Kung sa Team Liquid pa, first pick Oracle, automatically, eto na. Isliligtas ko kahit sino. Well, comfort hero, okay lang naman. And for Broodmother pick naman, siguro denied na din yan. Kasi syempre, iniisip ko nga bakit pa sila nag-Broodmother ban kung meron naman silang Leshrac, di ba, na mati. Wow. Clear out na kagad yan ng mga spiderlings, but again siguro para hindi na sila mag-isip ng mga hero na isasagot pa sa Broodmother, why not ban it out? And okay naman sir. So pansin natin na halos hindi mo cancer pick yung Viscous dito, maganda yung Venomancer sa Templar Assassin. And possible pwede niyang maboset yung setup ng isang Magnus lalo na kapag nagtatago sa tree line, 'di ba? Ano yun eh, possible na ma-cancel niya yung Blink Dagger, 'di ba? Kasi may scout siya na ward agad and ang hirap dito makapag-setup para sa Magnus. So tingin ko kailangan pa ng isang ng Team Liquid na isa pang carry na pwedeng tumalon agad. Kasi hindi pwede si Magnus yung laging mauna. Kasi kailangan niya dito ng or kung Magnus carry to, kailangan nila ng off lane na makunat na siya yung magiging setup kung Magnus carry ah. Kasi kailangan ni Magnus dito makapag-setup ng magandang rev ball. Diba? So far, kung hindi naman carry yung Magnus, pwede silang mag iniisip ko kung ano yung hindi malulugi na Venomancer sa lane eh. Siguro probably PA. Mga range hero. Pero kasi PA. Kung ganun pa rin sila, mag-PA pa rin sila. Yun nga, sasabihin ko sana range hero ko. Ayaw mo malugi sa isang Venomancer. Kaso nga lang, kapag nag-range hero pa kasi yung Team Liquid, hindi nila mamamaximize yung empower. Oo, ng Magnus. And I think with this ano naman, PA, okay lang eh. Kahit malugi ka dyan sa top lane, mabilis ka na makakabawi. Makakabawi ka naman because of that Magnus Empower. And nandyan naman yung Oracle to save you, to help you kapag tinamaan ka ng mga onyebwe ni Venomancer. Yun naman. Tsaka ano, tingin ko maganda yung lineup para sa kanan Team Liquid. Kasi Templar Assassin, sure na lalamang siya eh. Kahit na mahirapan siya dito sa gitna, neutral lang agad. And then, kung laning pace naman dito, Phantom Assassin, meron siyang sustain sa mid-top lane. Diba? And Lina, Magnus, sobrang lakas din ng kill potential nila sa may bottom lane. Lalo na, pag right-clickan lang ni Lina dito itong Paces Void. And so far, pagdating naman ng teamfight, Viscous, masakit sila kapag kumpleto yung kanilang ultimate. Meron silang Chronosphere, Mortimer Kisses plus yung Poison Nova. Diba? Kailangan may magpipe din talaga dito. May magnetize ba? Kailangan may magpipe talaga dito sa Team Liquid. Which is, pwede si Magnus. Or uunahin niya muna. Or hood muna siya. Hood tapos. Or kung gusto niya talaga unahin dito yung Blink Dagger para makasetup or panggang maagad. Diba? And tingin ko dito. Wait a minute. Is this gonna be Venomancer mid? Tingin ko kasi ang pagkakalam ko si Chris Lock yung mid lane nila. Okay. So typically counter lang talaga nila yung Templar Assassin. So well, tingnan natin. Shola, pakilala muna natin yung teams natin before we start. For the side of Team Liquid, Insania para sa kanyang Oracle, Koifa naman para sa kanyang Magnus, Mikkei with the Phantom Assassin, Sumail with the TA, and Taiga para sa kanyang Lina. Aside naman ng Viscous, Leshrac ni Whisper, Earth Spirit ni Scofield, Venomancer ni Chris Lock, Faceless Void ni K1, at Snapfire ni Stinger. So,
Tingnan natin dito dahil bottom lane, Venomance, Leshrac and Earth Spirit yung magkatapat dito. So tingin ko mas okay yung para kay PA. 'Di ba? Makakapag-farm siya and medyo may kill potential sila dito eh kasi meron siyang Oracle na talagang may pang combo din sila. Sniffing Dagger. Tingin ko kaya nila patayan yung isang Leshrac. Well, mid lane, yan. Alam natin, pa-counter si Venomancer para kay Templar. Pero kasi kahit counter mo si Templar, mabilis lang makabawi yan eh. Mabilis na mabilis lang talaga makabawi yan. Pero, ang magandang pwedeng gawin ng Beast Coast, kung ayaw talaga nilang makapag-farm yung isang Templar Assassin is, i-block nila yung stack dun sa may triangle, sa may ancient ng Team Liquid, or di kaya i-camp out ng isang Earth Spirit yung area na yun, kasi typically dun talaga babawi yung Templar Assassin or di kaya Magnus and PA. Well, para sa akin, medyo greedy yung kanilang lineup, but then again, I think it would work naman for the side of Team Liquid. Pero kapag Biscos, maganda yung bitawan nila ng skills. Medyo mahirap din talaga. So, we need a good RP on this game and a good target for Phantom Assassin. Marami naman siyang vulnerable na target dito. Pwede si Venom, pwede itong si Snapfire, as long as nakikita siya ng PA. Ayun na nga din. So, ready na. So, siguro ito na mag-start na tayo. And tingnan din natin dito, Magnus. Lagi siyang kailangan na makapag-connect dito para easy empower din. Magde-desolator kaya to si PA, right? So strong, guys. And naasa siya sa empower dito ni Magnus. Or desolator basher agad, no? Oo, I think so. Kailangan niya pa ng SNY dito. Kasi status resistance din kung sakali. Tingin ko, pwede naman SNY, kaso tingin ko mag-stick to basic item na lang si PA with his Desolator Basher. Kasi all you need to do is burst down any hero that comes onto your site. So, tingin ko, ganun lang eh. Hindi na mag-SNY to. Pero kung mag-SNY naman siya, okay pa rin. Kasi syempre, we're a big fan ng status resistance since medyo marami ding disables dito yung side ng Beast Coast, but nonetheless, tingin ko hindi na mag-SNY and hindi na mag-fury din itong CPA. Kasi ano naman to eh, Magnus 3. So, siya pa rin yung priority unless siguro na Magnus 2 to. Hindi kasi mahirap. Mahirap. Sobrang greedy na nun. Tatlo silang magpa-farm. Hindi pwede. Yes. So far, mukhang kukontest din dito ng Team Liquid dito. Etong rune, boat rune, pero 2-4-2 lang yan kasi nakabang naman doon. Etong si Earth Spirit sa may Triangle Camp. Okay. O, hindi nila kuha. Mahirap. Mahirap masyadong may mga pa-disable pa dito. Etong Viscous and pwede silang mapatay doon. Pero Quifa. Mm-hmm. Maganda pero pag, yung lineup. Maganda yung lineup ng... Maganda yung lineup din dito ng... ng Viscous pagdating sa teamfight. Yun, may sounds din! Narinig ko din yung sounds natin. Ayun na nga. At Chris Luck dito. Talagang kinounter niya muna si Sumail eh. Pero kasi Sumail, kahit anong hero niyan or lugi siya, ang yaman pa din. Well, syempre, experience-wise, alam na natin Sumail, nandun na yon, nasa dugo na niya, yan eh. And, pero tingnan natin dito, Liquid, oh no, si Schofield, delikado mga kaibigan, pero Split Earth, tumama na Bio Whisper, and Schofield still alive and kicking. Kala ko may first blood na eh. Ganda rin ginawa dito. Nag-stick agad itong si Insania at si Mikkei kasi alam nila na-spamman sila ng isang Leshrac eh. So, talagang susulitin na nila din dito and pwede na naman sila yata gumo pero farm lang muna daw. Ulang na rin consumable dito ng Earth Spirit, oh. Pero tingnan natin, so far looking good for Sumail, pero not yet. Dahil Sumail dito, iniinda niya lang yung Venomous Gale ni Chris Luck. And now, Sumail, kailangan niya mag-ingat. He's being kited down by Chris Luck dito at nauubusan na siya ng buhay. At wala na din siyang consumable.
malapit naman na siya sa kanyang bote dito. Please, so, ganda. Pwede yung ano yan, Hurricane Pike, mga first item. And mahirap kasi din mag-Link Dagger pa siya eh. Hurricane Pike, laging binubuo sa kanya. And, Dragon Lance talaga. Oo, Dragon Lance talaga. Dragon Lance pala, Hurricane Pike. Pero pwede, pwedeng Pike. Para talaga makatakbo siya. Kasi syempre, yun naman yung upgrade sa Dragon Lance eh. And so far, Kuifa and Lina dito. Although malakas din yung kill potential nila kasi pwedeng ano lang. Uy, sinigure niya lang yung range creep pero patay yata. Pero patay yata si Snapper, mga kaibigan. Stinger will try to TP out but unfortunately unable to do so. And First Blood, guys, makukuha ng Team Liquid. At alam niyo na, First Blood is brought to you by PNX Bet. Gamitin ang aming code LUPONW upon registering. At paalala lang po, bet responsibly, mga kaibigan. Mahirap din eh yung ginawa niya doon dahil sinecure niya yung ano, range creep. Sinecure niya yung range creep eh. Pero kapalit yung buhay niya, sayang. Diba? Easy first blood yon and malaking bagay yon para kay Magnus na mas maaga siya na makapag-level 6. Kasi kahit level 5 yata Magnus, hindi na mapapatay sa may top lane. Hirap na. Oo. Whisper. Pero so far nakakapag-farm ng maayos yung isang PA dito sa bottom lane. Simply because hindi naman malakas sa lane itong si Leshrac at saka Earth Spirit. So I do think na Team Liquid meron silang edge on this game. And there you go. Napakagandang skewer back there. And K1 will fall as his time walk is still on cooldown. Tsaka, no, sakto on point din yung skewer niya. No? Pangalawang beses talaga na sakto. At hindi din kasi na makakapag-follow up dito si Snapper. Kasi kailangan niya mag-pull. And yung kill potential kasi Snapper and Faces Void sa laning phase sa early, hindi talaga kaya. Pero naku po, kakabuhay lang neto. Pero Whisper on the bottom lane. Delikado, mga kaibigan. Insania naman, binubugbog ni Schofield. Pero Insania again with that purifying flame. Napakasakit ng damage. And Mickey, pwede nga nilang mapatay si Schofield. He is being surrounded by Team Liquid. And there you go, nice kick right there. And he is able to roll out. And sad lang muna. Ang ganda na dito, both teams agad. Kumbaga, itong Team Liquid lumalamang sa may bottom lane agad. And nahihirapan na makapangharas ngayon itong si Deathstruck, di ba? Iniisip nga natin na sila lang yung counter ni Fate, pero insane niya! Uy, mabubuhay pa ata. Patay na. Aso, ayun, tinamaan siya ng gulong ni Earth Spirit. So, good setup right there and a really bad position for the Oracle. Kamuntika na si ano doon? Kamuntika na dito itong Selena. Pero maganda rin kasi yung vision sa bottom lane ng Viscous kanina. Kaya parang nakita nila agad na pwedeng may mag-connect. Pero Taiga, binubugbog nila yung top lane. I think it's gonna be dead lane na talaga. Oh, medyo dead lane nga to. Dahil nga Liquid, sobrang ganda ng pinapakita nila on top lane with all those skills. And Schofield naman, no, here on the middle lane, Sumail, okay. Chris Lock, napaka-damage, pero dito si Insania. Again, with that Fate's Edict, walang damage yung binatong ultimate Chris Lock together with the Venomous Gale. And Sumail will survive the first attempt ni Chris Lock. Aso Sumail, naku, pero again, another Fate's Edict. And as may dispel pa. Fortunes and grabe nga si Insania dito sa middle lane. Handang-handa siya sa gagawin na ng Beast Coast. Kasi kita mo ha, ang galing din ng diskarte ni Insania dito pagkatapos niya i-refill yung bote ng Leshrac, di ba? Binigyan niya pa rin ng space kasi alam niya itong si Schofield nagpupunta pa rin sa gitna. And kailangan niya maging aggressive itong Search Spirit para mapalamang niya yung Beno. Mas mapalamang niya palalo. Pero again, Sumail, kahit na mahirapan yan at some point or early game, hindi pa rin eh. Ito na naman si Stinger. Kayang-kayang bumawi ng trade. Pero si Stinger, Kuifa, trying.
to skewer itong si Stinger. Ooh. Kaso hindi nagkakaintindihan yung Viscose dito with the cookie. Hindi tatama. Okay, one on one. Schofield, he needs to run away before Insania reach him. Pero merong fortunes and he doesn't have the mana though. Pero one more right click and Schofield will fall. Pero in trade naman is McKay's core here. Pero pansin natin na kahit na hirap sa laning dito itong si Templar Assassin, siya pa rin ang una sa ating network. Pero naku po, delikado na naman dito itong si Stinger. Oh, one more Stinger, right click. One more right click, pero nakapag-cookie out pa dito talaga sa game na to. Especially on top lane, hindi pwedeng ma-out position yung mga heroes. Kasi one LSA away, automatically guan ka. Kasi ang dami ng sunod-sunod eh. Plus the right click pa ng Lina na binibigyan ng empower. Yan nga din eh, no? Sobrang sulit. Plus meron siyang third skill dito. Mas mabilis na mag-hit pero Insania, kaya ba nila patayin? Fates Edict, pero nandun pa rin yung damage ni Whisper with that Diabolic Edict. Kahit na merong Fates Edict eto si Insania, wala siyang pake. It's physical damage eh. Yes, at maganda rin kasi yung vision dito ng Viscose sa may bottom lane. Di ba? So, kahit pa paano, yun naman din yung kailangan na mag-push yung Viscose sa may bottom lane dahil nga Leshrac sila. Pero PA dito mukhang mamamatay pa. Ang ganda. Si level 7 eh. Tsaka no, alam niya na walang kasama kasi may vision nga sila. Di ba? Good aggression. Vision tower. Yes. For the side of Viscose. Kasi they know na walang tutulong dito sa PA. Kakapatay lang nila ng isang Oracle. And so far, Chronosphere ginamit ni K1. Oo, to the Zelina. Kayang-kaya atang patayin. Taiga will fall onto the hands of Stinger. And lalaban pa ba? Rebel. Oh, the Rebel onto 2. Nandito na si PA. Pero K1 is able to time walk out. Pero Mikkei, on the other hand, will kill. Head on si Snapfire. Ganda lagi ng dito, no, skewer ni Quaypa. On point din talaga. And ang gandang transition agad ni Mikkei dito. Kasi alam niya, dead lane na sa may bottom lane kasi level 7 na. Yung isang Leshrac. And Earth Spirit ayaw din talaga umalis sa may bot, sa may baba. Talagang gusto na muna nila i-take yung towers. Pero mid lane dito mukhang nag-tipi. Etong si Dina dahil gusto niya rin napatayin or pwedeng gawin niya is magpa-level 6 muna siya sa mid lane. Oh, pwedeng magpa-level 6 siya sa mid lane and then sumail siguro, maybe he could transition on the neutral creep since it's pretty hard for him na mag-lane dito. And sumail, delikado dito, nagulungan pa nga ni Schofield, but here comes Taiga with a stun, nice turnaround and sumail dito, wanted to hit etong si Chrisla. Kaso nga lang medyo mabilis, pero one more right click, Taiga meron pang earn right there. Chrisla will fall. Wait, pero di pa tapos may laban dito. Nagagana pa kayo. Bigyan, K1 low on mana. Pero meron naman siyang time dilation dyan. Pero skewer out for the Magnus. And sobrang ganda ng contest ng Liquid right there onto the jungle of Beast Coast. Tsaka, nahihirapan din kasi sila dito. Ang, na PA, imagine mo nagko-connect agad sa teamfight kahit na wala masyadong item, di ba? Empower lang, threads lang, puhunan, okay na. While, eto si Templar Assassin going for Desolator. Desolator. And kakatapos niya lang ata ng Dragonlance, so yun na nga eh. Sa ngayon, yung Templar Assassin talaga metang-meta. Pero tingnan natin Stinger Koifa trying to skewer. Etong si Stinger, delikado siya mga kaibigan. Pero Whisper dito, inuuna yung backlines mga best. And Koifa, will he able to TP out? And okay, time walk in K1. Pero si Stinger, para na makakakuha ng kill. And tamang TP out na yung PA sa bottom lane. Iwas lang talaga muna kung asan yung heroes ng Beast. Ano ba buhay ni PA? Echo Saber. Echo Saber ang gusto niya. So, ibang klase mo. Yung double critical. Pero Insania dito, mukhang magiging alay na lang dahil nakapag-ikot-ikot na rin yung Viscose at ang napagandang sod yung ginawa nila. Pero, tinan natin, magiging aggressive ba? Oh, kasi, Venomous Kill?
Oh, nag-aasim dito itong Biscos kasi ano eh. Ito yung chance sila na manalo sa team fight kasi meron silang Chronosphere, may Mortimer Gizzes, kompleto yung kanilang ultimate. Pero Mike, maganda naman is hindi siya nagtitipi agad or kailangan niya muna ma-farm or ma-secure yung creep wave para hindi sila ma-push. At saka itong Echo Saber, sobrang uso na din yan ngayon with the Spectre. I've seen a lot of teams na gumamit yun. And tingin ko yung una ko nakita na nag-Spectre na Echo Saber would be Poyoyo ng VG Gaming. Yeah, sobrang sulit kapag mga unat yung kalaban. Pero tingnan natin, Taika, delikado mga kaibigan. Surrounded by a lot of heroes ng Beast Coast, another kill will go dito sa Beast Coast. And with that, pwede silang mag-transition dito sa pagpupush sa middle lane with the help of Flash Rock. Buti na nga lang, ay 40. Pero tinan mo, na-farm na dito ni TA yung neutral sila. Pero Magnetize ginampa. Mm-hmm. Kaya ba nila patayin? Tingin ko hindi. Masyado malalim yung position dito ng Flash Rock. And chill lang muna din talaga dito itong Team Liquid. Ito Saber, pero Halberd completed na ni Venomancer. Yep. Halberd para talaga yan kay Templar Assassin. So later, NPA. So later on, mapuforce out talaga si TA mag-build ng MKB. Para, ayun nga, hindi gumana yung evasion ng isang Venomancer. Item reveal sila yata sa ano, Halberd? Ah, hindi. Mukhang magpo-push na sila dito ng tower. Ang lakas kasi ng ano eh, heroes ng Beast Coast kapag nagsama-sama. Oy, Fawi, the skewer in. Ako, he is weak. Kahit the down, super duper slow. Pero on the other side naman, Schofield will fall first. The end, Koifa will try to RP. Pero si Stinger lang ang mahuhuli. And there you go, the Chronosphere gets two heroes. Koifa will fall. Mortimer's Kiss has been atom na mga kaibigan. Pero time of out of war, this void. Pero sumail nila lapa dito ng mga Poison and the Venomous Gale. Pero tingnan natin, good ultimate by Insania. Pero mukhang mamamatay itong si Sumail. And oh no, team wipe yata yung mangyayari. And Beast Coast is doing it mga kaibigan. Sobrang kate ng kanilang heroes. Oo, tsaka kita mo yun, may Venom ka na na sobrang slow ka. Plus may Mortimer Kisses, sobrang slow ka din. And ang hirap maglakad, lalo na pag wala pa silang mga BKB. And easy silence lang din lagi para sa Earth Spirit eh. Imagine mo, ang tagal nung team fight na yun, wala man lang silang napatay. Oo, meron silang napatay, yung Earth Spirit, kaso nag-buyback eh. Mm-mm. At saka, yun ang sabi ko, basta on point yung bitawan ng skills ng Beast Coast, medyo mahirap talaga for Team Liquid na manalo sa team fight. At saka, kung makikita mo naman, yung RP kasi medyo solo off lang. Kasi isa lang yung nahuli, support pa, position 5 pa. So, it's not what you wanted. And Taiga, delikado, cooldown pa yung kanyang LSA. He can turn around, but decided not to do so at... ano yun, Chola? Tsaka, ang ano din kasi, ito yung dapat sinusulit ng Team Liquid na alam nila walang Chronosphere Kisses tsaka Poison Nova na pwede silang mag-teamfight. Diba? Pwede nila labanan kasi masakit din talaga yung combo dito ng Beast Coast kapag ano eh, nananalo eh. Sa ano eh, kumbaga nadodominate nila agad yung teamfight ngayon. Isang tower na naman ang matitake nila. Hirap para sa ano ng Liquid ah. Hindi sila makaangat ah. Pero although na hold pa rin naman nila yung pagde-def dito, nagkakaroon ng space si PA na makapag-farm and Templar Assassin, hindi lang talaga nila mapigilan na hindi mag-push etong Beast Coast. Sobrang kate. This is Venomancer and then Leshrac pinagsabay mo plus meron pang Lil Shredder ng isang Snapfire. Pretty hard for Team Liquid na mag-dip. And look at Beast Coast. I do think magtutuloy-tuloy sila dito sa bottom lane given the fact that they do have the Siege Creep plus ito. Oo, mga wards ni Venomancer at aangat na nga sila. Look at the damage dealt by Beast Coast on the tier 3 tower. And na-force out nila yung Team Liquid na mag-rotate on this bottom lane. Pero umahabol sila. Fortune Send connects on Stinger plus the LSA. Kaso, there's no follow-up and... yun lang. Reaction lang sa ginawa ng Beast Coast.
Yes, and ang ano din kasi niyan, ang hirap pa na lumaban talaga para sa Team Liquid kapag wala silang item. And ang maganda naman, kahit na mahirap sila na manalo sa team fight, nakakapag-farm dito itong si Phantom Assassin. Di ba? Mhm. Tama ka dyan, Maring Shola. Pero so far, this is looking good for Beast Coast dahil yung tanging mayaman lang for the side of Liquid would be si Templar Assassin na despite na-counter siya sa middle lane, this is Templar Assassin, automatically yayaman at yayaman yung hero na to. Pero ang problema, kailangan niya muna magkaroon ng BKB to be able to survive the team fight dahil napakaraming magic damage ng Beast Coast. Kahit mag Chronosphere nga lang siya, tapos paulanan siya ng Mortimer's Kisses kapag wala siyang BKB, he's dead. Pero eto na, may Blink Dagger available na si Kuipa, so may pang setup na sila. And tingin ko, kapag nakapag-basher na rin dito ito si Mikkei, pwede na sila na magdire-direcho eh. Eto na nga, konti na lang mukhang magro-roshan dahil may Desolator pero walang nagde-depensa para sa side ng Team Liquid. So, pwedeng malaman ng Beast Coast yan. Oh, Arty! 1-2-3 delivery para kay Taiga with that LSA. Nice combination. Laguna Blade ginamit ang onto Schofield para pero sakit. His way to tanky pero the Chronosphere given by K1 onto 3 heroes. Nice setup right there. Pero tingnan natin Taiga dito with the right leaks on Whisper pero buhay pa rin hanggang ngayon and oh no, another team wipe na naman makukuha ng Beast Coast plus derecho sa Roshan Marichola. Oo, nag-buyback pa yung Phantom Assassin dun ha. Hindi kasi enough pa yung damage talaga ni Phantom Assassin para makapatay eh. Kumaga talagang wala silang pang-burst. Ang ganda pa ng Mortimer Kisses and Magnetize dun sa may team fight plus may Pulse Nova pa. Wala silang magawa. May Chronosphere pa na pahabol. Kumbaga, ito yung ano eh, kompleto Ricardo skill na pwedeng mabato ng Beast Coast eh. Diba, wala silang mga BKB pa. Kahit napatagal dito si Templar Assassin dahil na False Promise, andali niya nalang ikite eh. Yep, tama ka dyan, Maring Shola. Nasunog sila lahat. Kahit sabihin natin, maganda yung setup ni Koi Fab. It's not the right time yet para sa Team Liquid na lumaban. Look at the RP. Kaso, yung Mortimer's Kisses, wala pa kasi talaga wala pang BKB yung TA. Walang BKB si TA, walang BKB si Mikkei. Isang setup lang sila ng Chronosphere, nandun na, sunod-sunod na yung damage ng Beast Coast. Then, oh no, nagulungan pa. Pero Schofield will fall. Nice try. Kaso, wala kang kasama, Schofield. So, TA, yun ko, farm muna. Talaga ng BKB. Back to farm muna kahit mga 2 minutes sila mag-farm. Then, sabak na naman sa matinding gera at kailangan dito makuha ng Team Liquid yung outpost nila para magkaroon sila ng XP. At tingnan natin, dahil may Aegis pa, going for BKB naman si Sumail at may Dragon Scale na rin siya. Pero eto ha, so far so good for Beast Coast and tingin ko Shola, ipo-force out nila yung rotation ng Team Liquid dito sa bottom lane since alam nilang malakas sila ngayon, alam nilang wala pang BKB yung Team Liquid and Insania trying to run away for his life pero Chris Lock dito na mayroong haste. Okay, tamang nananakot lang so pero Chris Lock. Maganda kasi, tinan mo hindi makapag no, kumbaga pagkatapos ng ultimate dito ng Beast Coast kanina, sobrang nasulit nila, nagkaroon sila na Aegis and another cooldown na naman ng kanila mga ultimate. Hindi makalaban yung Team Liquid dito kahit na walang ultimate yung Beast Coast. Kasi sobrang sakit and ang bilis na makabasag din ng tower dito ni Whisper eh. Hindi rin sila makalapit basta-basta. Uy, napagod ang Chronosphere. Plus Mortimer's Kisses, 2-man down. Pero available naman yung buybacks dito ng Team Liquid. Pero, pero, Beast Coast ayaw magpaawat despite not having the Chronosphere. Go lang ng go mga kaibigan. And now, looking at Team Liquid, wala silang magawa. No BKBs on these cores. And what can you do? Just wala watch. Plus kita mo ha. Uy, naku po. Uy, pumasok po. Diebacks mo ha. Nai-dive ko sakali. Op. Buti na pag-blink out. Imaginein mo dahil wala siyang BKB dito, madali siyang makait ni Chris Lock plus yung mga
alaga pa niyang aha. Sobrang slow talaga kung sino mag-jump in. And hindi pa talaga enough yung damage din ni Templar Assassin. Para talagang, parang ang tawag dito, may term na yun eh. Nalimutan ko yung term na yun para sa Templar Assassin. Pero nalimutan ko yung term. Pero yaan mo na kung ano yung term na yun. Baka mamaya maaalala ko na naman. Pero Pieces Void going 4 months. Tapos, ano to? Scuddy. Eye of Scuddy. Yes. Eye of Scuddy. Napakagandang item Misip yan. Misip term na yun. Para hindi siya ma-burst down kagad. Pero, okay, this is the replay, guys. So, with the Beast Coast, grabe. Sobrang aga na secure kagad nila yung bottom lane. Sobrang gamit na gamit yung kanilang Aegis of the Immortal. And with that, actually, pwede pa silang mag-push ulit. Kasi magkukuldaw na ata yung another Chronosphere na naman ng Beast Coast. And so far, hindi talaga sila natatakot dahil they know na kulang pa sa damage yung PA at hindi pa kayang sumabay sa heroes ng Beast Coast. Nasusulit nila, no? Parang hindi nakakabawi dito itong Team Liquid kapag mag-teamfight yung Beast Coast. Mag-teamfight yung Beast Coast. Tapos, matatalo yung Team Liquid. Wala silang turnaround palagi na. Ah, okay. Wala silang ultimate na laban tayo dahil wala pa nga item dito yung dalawang core. Pero, uy, may nahuhuli na sa gitna. Faces Void, galit na galit. Gustong manakit, just pero kutan pa yung kanyang time walk. And there you go. Pero Mortimer's Kiss has binato na. There's no Chronosphere yet, mga kaibigan. Pero Yule's Scepter and the setup by Taiga Candy burst down this Faceless Void. But he is able to time walk the damage dealt by Team Liquid. And oh no, tamang out lang for Schofield. And I think he is dead. And a Beast Coast, kailangan muna nilang mag-relax. There's no Chronosphere yet. And Mortimer's Kisses is on cooldown. And may BKB naman na din dito itong si Templar Assassin. So, tingin ko kaya pa naman din nila na ma-defend dito itong towers nila. Or pwede silang, hindi, mahirap pa rin eh. Kahit na walang Kisses, may Chronosphere eh. Sobrang bossit din talaga ng ano, ng Venomancer. Oo. Ito, sobrang Venom, no? Oo, ulti ni Beno, mapaforce ka talaga na magback eh. And ang ganda lagi, nung Kisses, tinatamaan yung Oracle sa may backline. So, nagpapanik din siya na kailangan niya rin na isave yung sarili niya, tapos isave yung kampi niya. So, naiiwanan niya kung sino yung pwede niyang i-false promise or Fates Edict or i-sustain. And 6k na yung kalamangan ng Beast Coast, 12 and 19 yung ating score, 24 minutes na yung laban, and gusto nilang pumitas. Available yung Rev Paul at nagpapakita sa Whisper sa may top lane, pero naunahan yata. Uy, okay lang. Okay lang, support, support is good. Oo. Mm-hmm. So, tingin ko magpapakooldown lang ulit ng Mortimer's Kisses yung Beast Coast, and then pwede silang magsama-sama ulit. That's the strength ng heroes ng Beast Coast kasi sobrang ganda talaga ng combination nila eh. Venomancer, typically, na-counter niya yung Templar Assassin. So, kapag walang BKB si TA, kakainin siya ng DPS damage ng Beast Coast. Pero, we'll see. Kapag maganda din naman yung bitawan ng Liquid, why not Mikkei dito slow down by the time dilation plus the split doesn't have BKB to save himself and he is dead for 70 seconds. No buyback at all. At mukha na yung Beast Coast. And lalo na kapag nagkaroon ng ano yan eh. Yung wala silang pamburst kasi mababa yung support yung Lina nila. Diba? So hindi nila basta-basta na mapatay dito yung isang Faceless Void. Kung ra-right-clickin man nila, sobrang slow nila and may pang-counter na item dito. Itong si Venomancer, meron na siyang Shivas and may Halberd siya. Hindi ka talaga makakahit eh. Kahit na mag-BKB ka, kukronospear ka lang eh. Diba? At saka ito, Shola, oh. Oops, teka lang. RP, nagamitin pa nila. Finally, mamamatay nga ba? Or he is able to time out? Nope, not today. Faces Void, pero nahuli pa. Etong si Whisper, mga kaibigan. Yule's Scepter by Taiga. That's good. And 2 man down. Pwede sila mag-habol. Beast Coast, yes. Pwede silang mag-habol dito. Pero Koifa with a blink in. Keyword. Pwede niyang gamitin and nauli si Chrislock, mga kaibigan. Pero this is Venomancer, a really cancer hero. Pero oops, tingnan natin. Chrislock mamamatay yata with the meld by Sumail. And is this gonna be the comeback? Pero eto na nga.
Sobrang gandang ano nila yun ah. Pwede to yung maging opening para sa kanila na makabawi. Siguro every time na mag-high ground dito, itong Viscous, lagi nilang unahan. Keyword nila, itong si Faces Boy. Tingin ko Faces Boy, kailangan niya pa rin ng BKB eh. Kasi wala siyang galawan. Imagine mo kapag na-skewer siya, dire-direcho, and wala siyang ano eh, pang-save. Walang pang-save dito, itong Viscous, and hindi din maka-jump in. Especially, may tower pa doon available. Pwede siyang mag-shard or pwede niyang antayin yung Roshan para sa shard. Siguro, mas maganda yun para yung time walk niya, makabalik din siya sa nakaraan. Parang ganun. Dahil walang pang-burst yung ano eh. Kapag isang beses lang, may pang-burst sila, isang beses lang. Kapag na-all-in yon ng liquid, kaya nilang patayin yun. Yes. Hello? Shola? Ayan, tama ka dyan. Pero tingnan natin dito, Team Liquid, nakabawi na naman sila kahit papano. And so far, malapit na matapos ni BK, yung kanyang BKB. Naririnig mo ko? Yan. Oo. Nawala, nawala. Pero ano ah, medyo delikado pa yung Viscous kapag pinagpatuloy nila yung ginagawa nila yung ginawa nila kanina. So maybe they could secure Roshan muna bago sila gumo sa high ground para kahit na mag RP etong Team Liquid at ma-burst down nila yung Faceless. Meron ng Roshan. Meron pa siyang second life to use. Yes. Ito na nga Roshan nang iniintay, and tingin ko may hihirapan din talaga yung Liquid na mag-contest yun eh. Number one, papaulan lang talaga dito ni Chris Locke ng mga ano yan eh, ng mga sawa niya, and may scout din kasi sila Earth Spirit, pero malay natin ito yung time nila, pero walang BKB dito. Ito si Phantom Assassin at napakabilis kumuha ng Roshan. Naskan sila, mukhang lilikuran dito ng Team Liquid. Kaso may mga Onyebwe ni Chris Locke, pero Chris Locke dito delikado. Meron naman siyang Ghost Scepter, mga kaibigan, pero buhay pa. And tingnan natin, Mortimer's Kisses binabato na, pero Whisper on the other side of the map. Chronosphere gagamitin ba? Whisper will fall. And wala pang trade na naganap, pero Mikkei dito kailangan tumakbo. Pero Orpheus Electrode Stinger, mamamatay, pero okay, this is gonna be 3-for-nothing trade. Insania dito na force out, mag-pop ng kanyang ultimate and trying to go out, pero Chronosphere kinumit na, mga kaibigan. Okay, bakit nagtitipid? Oo, yun na nga din eh. At hindi rin talaga na nasalba dito itong si Leshrac. Kasi hiwalay-hiwalay yung teamfight nila eh. Meron doon sa may top lane, yung Magus, may nahabol sila. And may sariling laban din dito, itong Earth Spirit. Although ang ganda dahil yung Venomancer na pinokus nila, sobrang tagal patayin. Imagine mo lahat ng skill na kuha niya, nakapag Greaves pa siya, Ghost Scepter, and nakuha pa rin nila dito itong Aegis. I think okay lang para sa side ng Viscous na mamatay dito itong namatay sila ng dalawa kasi na-secure ni ano eh, na-secure naman dito ni Faces Boy. Faces Boy, yung Aegis and Cheese. Okay, dalawa naman. And tingin ko ano ba yun? Shard, pati shard. I think pati shard. Tingin ko naman niya. For Viscous, hintayin na lang muna sila ng another cooldown ng Chronosphere ni Faces Boy, and then hintayin niya na lang din yung kanyang BKB. Para secure na talaga nila yung team fight. And ayun, BKB na pala siya eh. Hindi niya lang binibili. And yun nga, cooldown pa naman yung kanyang Chronosphere ng 80 seconds. So I think hintayin na lang nila yan para secure talaga yung team fight nila later on. Maganda rin yung item dito na item choice na bubuoyin ni Faces Boy, which is MKB. Maganda yan para kay Phantom Assassin para hindi na siya mag-mimist. And top lane na yung gustong punteryahin dito ng Viscous. Dalawang minuto para sa Aegis bago mag-expire. And sakto siguro yan. Pwedeng magulat sila lalo na malapit na mag-cooldown yung Chronosphere. Pero BKB na, kahit siguro wala na munang Chronosphere, pwede silang gumaw. Kasi may Aegis naman eh. Oy. Eh no, sa shard yun eh. Nag-pumabalik-balik at yun nga, maganda dahil alam natin na pwede siyang ma-skewer and makakabalik naman siya ng ganong kabilis.
Pero okay, tingnan natin dito. K1 is able to time walk out. Magnetize ginamit agad ni Schofield. Another gulong na naman ko next on Sumail na Sipa. Pero tamang objective lang yung gusto dito. Pero Laguna Blade plus the blink in by Mukay. Tayo naman delikado mga kaibigan. Oops, na disarm si K1 dito. BKB will be pop. Wala pang Chronosphere so far. And Sumail uses BKB as well. Pero babak nga ba yung Beast Coast at yun na nga yung kanilang gagawin or not, nagpa-cooldown na ng Chronosphere and tingin ko lalaban pa to eh. Tingin ko kailangan niya muna antayin yung BKB niya dito eh. Para ma-secure naman nila, nabasag nila yung tower dito and na-force naman ng buyback din ni Earth Spirit. Kanina maaga din pumasok sa Earth Spirit para hindi ma-follow up ng, hindi ganun kabilis ma-burst dito itong Faces Void, sinilence niya agad. Pero alam nila na walang Mortimer's Kisses, walang Nova itong si Venom Monster na nakakabosit sa mid-teamfight. Why not? Bakit hindi sila mag-sod? Meron ba silang Red Bull na kasama? Okay, Chronosphere sa apat mga kaibigan, but where is the follow-up? There you go, Foreman standby, Whisper plus the Pulse Nova. Oh no, Team Liquid is slowly falling apart. Walang mga BKB. Etong Team Liquid din, sanya naman delikado, focused by K1 together with Whisper and Mickey. Time yeah, dilation, BKB. No BKB and they are dead. That is the definition of smoke of defeat ata ang nangyari sa kanila doon. Kala ko yun na yung ano eh. Kala ko yun na yung turn around nila. Napagandang skewer pero mas maganda pala yung Chronosphere and hindi pasok dun sa may Chronosphere si Leshra kahit naubusan siya ng mana, may cheese siya na pang follow up and naubos dito. Pero skewer para kay Faceless Void. May Aegis pa siya, BKB na force na rin na ibigay. Just time walk out. Uy, sakit ng ano ah. Sai bleeds dito and Whisper. Naghihingalo pero Aegis still available. Plus the cheese. Pero kaya na side bleed eh. At least na-depensahan naman ng Team Liquid yung kanilang high ground. Maraming chola. Ayun naman din. At ito yung ating replay oh. Skewer. Ak, naunahan kasi siya na makapag-Chronosphere eh. Kung nakapag-Rev Pull pa siya doon, tingin ko kaya nila na palagan eh. And nakita mo yung defensive item dito ni Whisper. Tamang ano lang siya eh. Ultimate and then walang simuta-simuta yung mana niya, buti na lang sa kanya yung cheese. Tsaka tingin ko kakailanganan dito ng Team Liquid ng nullifier kasi almost all the heroes ng Beast Coast ay merong Ghost Scepter. Alam nila, PA together with Templar Assassin, Right Clicker, so Ghost Scepter lang talaga yung katapat sa kanilang mga heroes. And now, PA is going for that nullifier. Kailangan nila yan, Sola, to burst down any hero. Tsaka puro naka-halberd din eh. Oo, yun nga eh. Imaginin mo si Leshrac naka-halberd. Diba? At hindi, dalawa kasi right-clicker dito ng Team Liquid. At tingin ko, kung manalo pa sila sa mga teamfight dito, diba? Malay naman natin, ma-turn around pa ng Team Liquid. Pero papa-turn around pa ba ng Beast Coast dahil nag-sod na sila dito? Wala silang Chronosphere, pero still, gusto nilang lumaban. Gusto nilang lumaban. At Chronosphere is almost up. 15 seconds, and nakasmoke na sila. Alam nilang kayang-kaya nila eh. Every time talaga nagkukuldown yung BKB ng Team Liquid, sobrang hirap lumaban. This might be the last team fight na mangyayari if ever man Team Liquid will lose this one. Kasi almost all the heroes ay walang buyback. Ito na mukhang mag-high ground na ba sila? Or, tingin ko, pwedeng pumitas muna dito itong Viscose eh. Kasi, ang hirap na maghirap pa rin na mag-high ground dito. Matutusin natin na kung, kita mo ah, yung damage pa rin ng isang Templar Assassin, sobrang sakit. And, kapag na-skewer, ang popronta lang naman para sa Beast Coast, si Faces Void eh. Kapag na-skewer na naman si Faces Void, pero meanwhile, Sumail dito, may hinahabol. Mapoforce out yata siyang mag-BKB, pero Schofield na ako and teleport out by Sumail. Pero Taiga naman will fall. K1 will use his BKB just to bring down Insania. Pero na-force out yung false promise. Mortimer's Kisses then ginamit na, pero PA on the other side. Meron pa naman dyan BKB, pero he's able to pabalik RP by Koifa, but where is the damage again? Halberd naman, boss! Makakapag-out pa, and that halberd, napakagandang pagkakait
Tito Gigi. And mukhang Gigi ata. Itat. Uy, pero hindi. Si K1 pala yung nag-type, sabi niya ga. Ga. Alam mo okay. Mo ano na sinabi. Oh, kalma, hindi pa tumatawag. Oo, pero hindi pa tumatawag. Nag-buyback na yung dalawang dito. Sobrang boset yung Halberd talaga and wala silang pang-dispels na may Halberd. Oh, oh. Free hit na sana yun eh. Free hit sana yun, si PA. If ever walang Halberd, but the problem is nandun eh. So ayun yun, yun eh. Yun pero freeze lock. Pero lang. Delikado. Ay, Laguna Blade walang ka-damage. Damage mga kaibigan. And now, secure na ng Beast Mega. Coast. Yung Mega Creeps, mga besi. Ang ano din eh, ang ganda rin ng itemization dito ng ano, Viscous. Puro defensive item, alam nila yung mga pang-counter talaga para sa PAN na... Templar! Ito yung ano eh, disadvantage pagdating ng late game. Ah, kumbaga, merong hero na parang similar na right clicker lang. Isang item lang, solved na sila eh, di ba? At saka ano tingnan mo, naka-e-blade pa. E-blade lang? E-blade lahat, halos lahat ng item na pang-counter sa mga right clickers. Pwede pa siya mag-clean yung disc eh. Diba? Oh, oh. Kailangan lang nila talaga na makapag-survive sa damage output dito ng Team Liquid. And ultimate lang talaga yung bumubuhay sa Viscous eh. And syempre, itong si Whisper, ang sakit ng Diabolic niya rin. Kasi parang ano pa rin yun eh. Tagus pa rin, di ba? Sa BKB. And yung ultimate niya. Saka malaking tulong din talaga ay, yung... Ano yun? Uy, ano? Hindi pinansin yun, no? Ah, Ninja Gear. Oh, baka pakuha, oh, pakuha niya lang kay Lashrock. Pero now, just so waiting for the Chronosphere. Oh. Uy, speaking of down. Guys, dahil yung mga tropa natin dito, nagbabalita. Mukhang nalulugi ang TNC against EG. Actually, tapos na ata yung game number one. So, wala. Nako. Mukhang kailangan bumawi dito ng TNC. Pero Chronosphere kanino. Spear ginamit na on Insania together with Sumail. Sumail dito, refraction nandun pa naman. Pero BKB ginamit na. But the Cyblades will kill Whisper in trade of Insania. And tingin ko, reset muna for Beast Coast. Oo. Layo! Layo. Tingin ko, pwede bang may chance pa yung Liquid dito? Pag, pwedeng mag-divine nga yung Templar Assassin dyan eh, kapag no choice na eh. And, eto, ang bubuoy ni PA, divine na talaga. All in or nothing na lang talaga. And kita mo, kaya pa rin nila na mapatay. Kailangan matapos na ng Beast Coast to or isang magandang pag-connect ng kanilang mga ultimate. Para ano na eh, para walang kawala eh. Ganda nung ginagawa dito ni Sumail dahil meron siyang Aghanims. Doon sa mga trap niya, nagte-teleport lang siya. Easy lang na makabili ng mga items, babalik ulit. And kung may mag-split push man, may mahiwalay. Kaya niyang pitasin na isang mabilisan kasi may nullifier na siya. Kailangan lang nila magtira ng buybox. And for me too naman, this is all in na talaga. Na with this Divine Rapier, one clash away, they just need a good setup on this Magnus again. Kaso, kapag nangyari ulit yung nangyari kanina, ang hirap pa rin humampas with that halberd na meron etong Beast Coast. Pero Beast Coast, binabantayan lang yung Roshan habang patay pa yung isang Leshrac. Ito, Roshan is up. Kompleto Ricardo, swerte pa pag nakuha ng Beast Coast yan. Kasi may refresher pa yata nakasama, pero Paces Void. Meron na rin siyang Satanic kasi na, pag nahuhuli siya or na-skewer siya, papunta doon sa base ng Team Liquid, wala na siyang galawan. So ito, yung naging sagot niya para din talaga na mas tumagal and may makabackup pa sa kanya. And I think kailangan dito na i-contest ng Team Liquid yung Roshan kasi ano to eh, nabigay to, medyo mahirap. Spear rather, na pwedeng maibigay ni Paces Void. May ano na ba to? Repressure? Not really sure kung ano yung laman dito ng Aghanims. Aghanims. Oo. Aghanims, pwede kay Earth Spirit. Kay Earth Spirit, kasi, okay. Oo. Maganda yan. Pang-save din yan. Pang-save yan. Pwede mag-itulak. Para kay, kung Paces Void mas keeper man, kailangan lang niya tumalon and i-save niya gamit yung kanyang Aghanims Scepter. Pero nag-all-in na etong Phantom Assassin. Wala siyang buyback at all. 1.5 kulang sa kanyang gold.
binili niya na itong Aegis, alam niya ito na yung last team fight. And may Aghanim Scepter na rin si Lina. Kahit nakapag BKB ka, pwede pa rin tumagos. And Redfall, narinig natin! Tingnan natin, Scorpion mamamatay, pero nice yung Scepter right there para pigilan si K1 dito from attacking Sumail. Sumail dito with a meld on Charisla, kaso pinufocus siya dito, pero K1 once insanya dito, mamamatay ba? Pero good LSA by Taiga, pero doesn't save eto si Sumail at walang buyback. Taiga dito, up next LSA para pigilan konti, pero mukhang eto na to, Shola, tatapusin na ng Beast Coast yung laban. Pero Miki, with this Divine, tingnan natin kung may pagbabago ba. At meron nga ba siyang madidelete dito? Pero time walk in and time walk out. Pero oy, Whisper, meron siyang wala siyang BKB. And I think this is it. Pag kinaman ng Split Earth, pero Whisper naman dito, mga kaibigan, he's able to survive. And Miki trying to run away, but unfortunately unable to do so as the damage is there, and Beast Coast wins game number 1. Isang magandang laban ang binigay sa atin. Sobrang namamicro lang talaga sila dito ng Go Scepter ng mga defensive item ng Beast Coast, and hindi din kasi agad sila nakapag-farm yung dalawang core dito ng Team Liquid, di ba? Ang ganda din kasi lagi nung initiate or team fight dito ng Beast Coast. Every time na yung cooldown yung kanilang mga ultimate, mag-go agad sila. And then meron silang pahinga na hindi nagiging aggressive dito etong Team Liquid, na yun yung chance nila na walang available na ultimate para makabawi. Pero then again, dahil nga dalawa yung core nila dito, hindi sila makalaban ng early as possible kasi yung lineup nila kailangan merong Redfall dito, etong si Quaypa, may Laguna dito, and hindi sila agad na makapitas. And naging maganda para sa Beast Coast kasi may Lashrak sila na ang bilis bumasag ng mga objective. Kaya napaliit dito ng Beast Coast yung base ng Team Liquid. Lalo na, dalawa yung core nila, naghahati na lang sa iisang farming na itong Team Liquid. Pero overall, Beast Coast talaga, they know how to take advantage of their heroes, especially during the team fights. And obviously, on this game, Beast Coast talaga, nakuha nila yung objectives na gusto nila. Sila yung nakakuha ng Roshan. And with that all Roshan nakuha nila, tinake advantage nila yon, push. Kasi alam nila, yung Team Liquid, wala pang mga BKB early on. 20 minutes ata, na-push na nila yung bottom lane. So, napakaaga. That gives Beast Coast a really good map control on this game. So, yun nga din eh. And hindi din talaga na maka... Ang ganda lagi ng combo nila, no? Chronosphere and Mortimer Kisses, sobrang daling i-execute lang. Mm-hmm. And halos lahat, may Scepter, Go Scepter, and kita mo, may Halberd. Wala talagang palagi yung mga right taker dyan. Pero then again guys, game number 1 pa lang po tayo. Unang game na kuha ng Beast Coast dito. Tingnan natin sa game number 2 kung makakapag 1-1 ba ang Team Liquid o 2-0 Malines. Kami magbabalik lang para sa ating short break. We'll be right back.